I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there, and I will put my trust in you, my Lord. For I know in my heart I can depend on you. I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there, and I will put my trust in you, my Lord. For I know in my heart I can depend on you. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet, and anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet, and any time I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there, and I will put my trust in you, my Lord. For I know in my heart I can depend on you. Minsan pa natin awitin ito at alalahanin natin na maaasahan natin ang Panginoon. Hindi po totoo na wala tayong maaasahan, walang umuunawa sa atin, walang nakakaalam ng sitwasyon. No, God is here. At maaasahan natin siya. Hallelujah. I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there, and I will put my trust in you, my Lord. For I know in my heart I can depend on you, and I will put my trust in you, my Lord. For I know in my heart I can depend on you. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama. Maaasahan namin kayo, O Diyos. Kaya tulungan niyo po kami sa bawat araw sa inyo humanap ng katugunan. Lord, sa inyo kami tumingin para sa pangangailangan namin. Para sa kagalakan namin, O Diyos, huwag namin hanapin sa mga tao, huwag namin hanapin sa trabaho, sa iba't ibang mga libangan. Sa inyo kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Only you can satisfy. Salamat po, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kahapon, meron akong narinig na pangangaral, John Simbala. At may nabanggit siya na
nagrema sa akin yung binanggit niya na nilikha tayo for eternity. Hindi tayo nilikha para sa kasalukuyan. Yung ating kaluluwa ay nilikha pang walang hanggan. Galing yan sa Diyos eh. Hininga ng Diyos yan eh. Hiningahan niya yung, ano, yung putik. Kaya yung element na yon na galing sa Diyos, eternal yon. Hindi yun, ano, yung hininga ng Diyos, mga kapatid, hindi yan ang galing sa lupa. Nanggaling yan sa walang hanggan. So yung buhay natin ay nanggaling sa walang hanggan. Tayo, nanggaling rito sa lupa, pero yung hininga, no, life, hindi nag-o-originate ang life sa soil, sa lupa. Hindi rin galing sa unggoy, mga kapatid. Ang buhay galing sa Diyos, and God is eternal. Intindihin niyo to, ha? Now, kung ang Diyos ay eternal at yung kaluluwa natin ay galing sa walang hanggan, walang anumang bagay o sinuman o anumang sitwasyon dito sa temporary na pwedeng makasatisfy dyan sa kaluluwa. Eternal yan eh. Hindi yan galing dito sa lupa. Naintindihan nyo ba? So, wag mong hanapin sa tao. Minsan nakakalungkot yung mga kabataan eh. At minsan kahit yung matatanda na. Kasi iniisip natin na pagka nakuha natin ito, naging asawa natin, pagka tayo ay magkaroon lang kami ng ano nito, magiging masaya na ako, we feel, magiging complete tayo, magkakaroon talaga tayo ng joy. No. Yung soul ninyo, hindi nang galing doon sa ibang tao, nang galing sa Panginoon niyo. Inisip natin, pag nagkaroon ako ng ganitong karir, pag naayos yung ano, magkakaroon na talaga ng kapayapaan sa loob ko. Hindi. Yung kaluluwa natin, galing sa ano yan? Sa eternity yan. Galing sa Diyos yan. Only the Lord can satisfy your soul. Pwede kang bigyan ng pansamantalang kagalakan ng mga yan. Pero hindi ka maisusustain yan. Kaya nga, pansinin nyo, yung mga artista na nakapag-asawa ng magagandang babae, na sumikat na sila, naghihiwalay pa rin. Nagkakaroon pa rin ng ano, alitan. Yung mga milyonaryo, mga bilyonaryo, na nakasumpong ng maayos na karir, mayaman, no? Lahat ng pangangailangan, supply, hindi nila pinoproblema yung pinoproblema ng marami sa atin. Nakakabalita pa rin tayo, nagpapakamatay. Nagda-drugs pa rin. Hindi ka pa ba kontento na kumakain ka araw-araw? Masarap yung pagkain mo. Ba't kailangan mo pang sumubok ng drugs? Eh hindi, kasi iba yung high nito. Only the Lord can satisfy, mga kapatid. Kaya umasa tayo sa Panginoon. Amen? Okay, Roma chapter 16. Ngayong umaga, makakakilala tayo ng maraming mga tao. Nung panahon po nila, mga kapatid, oras na ba? Okay, mahaba pa oras. Nung panahon po nila, hindi lang sila Pablo, sila Pedro ang nangangaral. Maraming mga nameless persons, at yung iba sa kanila ay papangalanan natin ngayon. Kasi kung matatandaan nyo sa gawa, pumunta tayo sa aklat ng gawa. Yung katapusan ng First Missionary Journey, chapter 14. Sa verse 21 hanggang 23. Gawa, chapter 14, verse 21 to 23. Sabi po rito, nasa Dalyaw po tayo, nasa Kaosyong pa rin tayo sa main church. Nag-imalang tayo ng ano, karaniwan, doon po tayo nagde-devotion, doon sa may hapagkainan, doon sa lamesa. Dito naman po tayo sa may sala. May iba naman yung ating set. Oh, Gawa chapter 14, verse 21 to 23. Tingnan ninyo ha. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang magandang balita sa Derbe at marami silang nahikayat na sumunod kay Jesucristo. Pagkatapos, bumalik naman sila sa Listra, Iconium at sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pinatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa paghahari ng Diyos. Pumili sina Pablo at Bernabe ng mga mamumuno sa bawat iglesia. Nag-ayuno sila at nanalangin para sa mga napili
at ipinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinanaligan. Pagka nung nagpunta sila, yung first missionary journey nila, marami silang naikot na lugar. Pagkatapos nun, binalikan nila, tapos nagtalagad na sila ng mga namumuno. O, kayo pastor dito, o kayo ang diakono rito, o, ganyan. Tapos, iniwanan na nila. At itinalaga nila sa Panginoon, sabi rito. Ano? Sabi dyan. At ipinagkatiwala ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Bakit po? Eh kasi hindi na nila makikita si Pablo, matatagalan na. Walang cellphone noon. Hindi ka pwede mag-live devotion noon. Kaya kung ano yung naituro sa kanila. Now, listen, tingnan niyo kung gaano kahirap noon. Wala pong Bible noon. Wala silang hawak na ganito. Na, ito manual ha. Oh, yan ituturo mo ha, lesson 1 to 50 yan. At lobby ng Panginoon, bago matapos yung 50, makakabalik ako, bibigyan kita ng panibagong ano. Hindi, anong mangyayari sa kanila? They are left alone. Umaasa sila ngayon sa Panginoon na mag-sustain sa kanila. Kaya nga, hindi natin alam. Pag alis ni Apostol Pablo ron, halimbawa, sa Iconium, nakapangaral siya ron na isa, dalawa, tatlong linggo. Pagkatapos, yung pastor na maitatalaga ron, nandoon siya buong panahon na. Isang taon, dalawang taon bago mabalikan, saan siya kukuha ng sermon niya? Sige nga. Saan siya kukuha ng ituturo niya? Wala silang kopya ng Bible, sa mga sinagoga lang yon, sa mga Hudyo lang yon, at saka hindi lahat nagkakaroon ng kopya noon dahil mahal magpasulat, walang Xerox machine noon. So these are people, mga kapatid, mas higit pa nga sila na umaasa sa banal na Espiritu. Bakit? Si Apostol Pablo, aral yan. Diba? Naturuan yan ni Gamaliel. Pero itong mga hindi Hudyo na itinatalaga niya sa bawat lugar, ang training lang na nakuha nila ay yung naituro ni Pablo habang nagdadaan dun sa kanila. Kaya, para sila ay makapanatili, kailangang maging masigasig sila sa pananalangin at sa paggabay. Walang seminar noon. Kaya, paano nila mapapalakas sa mga kapatiran? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng mga sulat sa kanila noon pagka may darating na sulat si Apostol Pablo. Now, tayo, ang tagal na natin pinag-uusapan ng aklat ng Roma. May ilang buwan na. Ano oras? Ay, kailan ba tayo nag-umpisa nitong Roma? Ha? February, March, April, May, June. Oh, nasa apat na buwan na tayo. Eh, kung anim na taon na sila na Christian, wala pang sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Hindi pa siya sumusulat sa mga taga-Pilipos. Ano ang pag-uusap-usapan nila? So, ang sinasabi ko sa inyo, marami mga manggagawa ang nagpapagal, hindi lang si Apostol Pablo. Iniisip natin na matindi yung kanyang ginagawa dahil nga yung sa kanya ang naisulat. Pero maraming mga tao ang masisikap sa gawain, nananalangin na linggo-linggo, nagpe-pray, araw-araw nagpe-pray. Ano ang isi-share ko ngayon dito sa mga kapatiran? Si Priscilla at saka si Aquila, yung may house church. Ano ngayon ang isi-share namin? Ano naman ngayon ang gagawin natin? These are real people na palaging kinakaharap ito. At wala si yung leader nila, wala si Apostol Pablo, wala si Bernabe. Wala si Silas, malayo sila sa Jerusalem, hindi pa nila nakikita si Pedro, hindi nila kilala kung sino si Santiago, kung sino si Juan. Pagka may pag-uusig na darating sa kanila, papaano sila? Papaano nila pinapalakas ang isa't isa? So these are the people. Ngayon, basahin natin sila isa-isa. Sige, Roma 16. Umpisahan natin sa verse 5. Roma chapter 16, verse 5. Ikumusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Ito yung kay Priscilla at Aquila. Ipaabot din ninyo ang pangangamusta ko sa minamahal kong kaibigan na si Epenetus. Siya ang unang sumampalataya kay Kristo Jesus sa probinsya ng Asia. Special mention to si Epenetus kasi ito yung unang bunga ni Apostol Pablo sa Asia. Ito yung unang tumanggap sa Panginoon. Pagka sinabing Asia noon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yan yung bahagi ng bansang Turkey. Turkey.
Si Epenetus. Sino unang-una niyong nadala sa Panginoon? Tanungin ko nga kayo. Isa-isa kayo dyan. Sino unang-una niyong nadala sa Panginoon? Huwag naman sarili. Yan, bit mo pa ba yan? Yan ay, ano? Kasi kayo, sino ang nakahikayat sa inyo? Yun ang tanong. Ngayon, para sa inyo naman, sa iba, sino ang una niyong nadala? Si Apostol Pablo, hindi niya makakalimutan. Ito yung unang sumampalataya sa Panginoon sa probinsya ng Asia. At kaibigan niya ngayon ito. Sunod, verse 6. Ikimusta niyo rin ako kay Maria na nagsikap ng husto para sa inyo. O, isa sa mga worker ito, babae. No, nagsisikap para doon sa mga mananampalataya doon sa Roma. Tandaan ninyo, mga kapatid, yung church sa Romans, hindi yan malaya na kagaya natin ngayon. Nando doon sa Roma ang sentro ng Roman Empire. At nando doon nang gagaling yung mga batas para sa pag-uusig. Nando doon yung mga templo ng iba't ibang Diyos. Kaya para maging Kristiyano ka at mamuhay kayo, mag-thrive, lumago kayo sa isang lugar na hindi pinapaboran yung para sa inyo. Aba, malaking bagay yan. Si Maria. 7. Kumusta rin kina Adronicus at Junias, mga kapwa kong Hudyo at nakasama ko sa bilangguan. Nauna silang naging Kristiyano kaysa sa akin at kilalang kilala sila ng mga apostol. O ito pa, this is interesting. O banggitin natin yung mga pangalan nila. This is interesting. Ano ito? Sina Adronicus, Junias, mga Hudyo rin ito. At naunang naligtas ito kaysa kay Apostol Pablo at kilala ito ng mga apostol. Mga kapatid, naiintindihan niyo ba ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin nun? Nakita nitong mga ito kung paano mangusig si Apostol Pablo noon. Naunang naligtas ito eh. Kilala ng mga apostol ito eh. And I would like to suggest, nag-umpisa sa Judea itong mga ito, sa Jerusalem, tapos in the course of time, lumipat sila, napunta sa Roma. So nakita nila yung pag-uusig ni Apostol Pablo kung paano paghahanapin ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Jerusalem at ipinapakulong. Gusto ko nga i-suggest, kasama pa ito sa mga nausig ni Apostol Pablo, pero ano nangyari? Nakasama rin ni Apostol Pablo sa bilangguan. Ibig sabihin, nangangaral din itong mga ito at nakulong din kasama ni Apostol Pablo at body-body sila sa kulungan. Salamat sa Panginoon, nakalaya din sila. 8. Ikumusta niyo rin ako sa minamahal kong kaibigan sa Panginoon na si Ampliatus. Hindi lahat ng mga binabanggit rito na pangalan ay binabanggit na kaibigan. Yung iba kamanggagawa. Yung iba nabahagian. So si Apostol Pablo, meron din siyang social life. Kayo, may social life ba kayo? May mga kaibigan ba kayo? Oo naman po. Love life. Ba? Amen si Julius, ha? Kala ko si mag-i-amen eh. Meron din siyang social life. Meron din siyang itinutuling ng mga kaibigan. Kaibigan sa Panginoon at kaibigan dahil Hudyo. Kaibigan dahil nakasama sa kulungan, naging kabadi-badi. Hindi na siguro natin mararanasan, pero darating kaya yung panahon. Alam niyo ako, meron kasi ako pinagpe-pray na papag-missionan sa hinaharap na pwede kang makulong. Hindi po sa Middle East. Mangyari kaya sa atin yon, magkakasama tayo ngayon, pero may time naman magkakasama tayo sa bilangguan dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sarap siguro nun. Tapos magdi-devotion tayo. Nandito po tayo ngayon live from Maximum Security Prison. Hindi po dahil sa nagnakaw kami ng kambing, kundi dahil sa napagalitan, dahil sa nangaral ng salita ng Diyos. Verse 8, ikumusta niyo rin ako sa minamahal kong kaibigan sa Panginoon, si Ampliatus. 9, kumusta rin kay Urbanus na kapwa kong manggagawa kay Kristo. O yan, worker.
ito yung mga nangangaral, ito yung mga nagsishare ng salita ng Diyos, nag-aalaga sa mga kaluluwa. At ganoon din sa minamahal kong kaibigan na si Istakis. Kaibigan na naman. Friendly pala si Apostol Pablo. Marami siyang kaibigan. Marami rin siyang kamanggagawa. Kumusta rin kay Apeles na isang subok at tapat na lingkod ni Kristo. Apeles. Sabihin niyo nga yung pangalan niya. Lakas-lakasan niyo naman. Apeles. Hindi natin sila nababanggit. Pero what would it take para itong, listen, what would it take para itong isang si Pablo na lingkod ng Diyos, na tapat, ang daming pinagdaanan, anong klaseng tao yung gusto niyang banggitin ngayon na para sabihin niya na ito si Apeles. Ano raw ito? Anong version? 10. Kumusta rin kay Apeles na isang subok at tapat na lingkod ni Kristo? What would it take para masabi ni Pablo na ikaw ay subok at tapat na lingkod? Subok sa pagsubok, subok sa pag-uusig, subok sa kawalan. Tapat. Ano ibig sabihin ng tapat? Nananatili ka doon sa tungkulin sa'yo. Hindi ka sumusuko. Hindi ka kinakailangang bantay-bantayan. Ngayon, pagka nasa Middle East ako, at makita ko sa picture, wala si sister, na may message ko agad, o kumusta ka, hindi ka dumalo. Yung mga manggagawa, pwedeng makipag-communicate sa akin. Eh yung mga manggagawa no, na walang communication, dun matibay yung salitang tapat. Hindi sila napapanood. Hindi, walang CCTV camera na nasa ibang bansa, napapanood pa rin sila. Ay tapat na naglilingkod. Maaasahan ito. Wow. Banggitin ba natin isang beses pa? Apeles. Nasa langit yung mga yan, mga kapatid. Magkikita-kita tayo. At dun, makikita nyo, hindi si Pablo sikat doon. Sanay tayo dito sa lupa na magkaroon, ginagawa nating TV show yung ministry. Meron tayong mga artistang pastor. Meron tayong mga artistang singers. No, nilalagay natin sila sa pedestal. Kaya feeling natin sila yung pa-autograph naman. Minsan mayroon pang gusto magpa-autograph Si Julie. Sir, pa-autograph sa inyo. Wag. Mga kapwa tayo, mga manggagawa ng Panginoon. Wag natin titignan na may kataasan yung ibang mga mananampalataya o yung mga ginagamit ng Panginoon. Parang siyang galing nila. Gusto kong maging kagaya nila, no? Maging kagaya tayo ng Panginoon. At kung gagayahin natin sila, hindi yung pagsikat, kundi yung pagtatalaga sa Panginoon. Amen. Hindi tayo tinawag para kumopya ng pamamaraan ng kilos ng tao, para na ang outline, Tuloy, 11, sa 10 pa rin, kumusta rin sa pamilya ni Aristobulus? Isang pamilya na naman ang binabanggit. Kaya sabi ng ibang mga Bible scholars, this might connote. Marahil ibig sabihin ito, isang house church na naman ito. Yung pamilya na yon na nagtitipon. Marami, sa halimbawa, sa buong Roma, iba-iba yung pamilya na nagtitipon. Wala kasi silang isang malaking templo, isang malaking bulwagan. Kaya kalat-kalat sila. Pero pag tinignan ng Panginoon, isa lang ang church na nakikita ng Panginoon. Amen? Kagaya rin ngayon, mga kapatid, dito sa Dalyaw, may Doropate dito, may Logos Church, may JIL Church. Pero pag tumingin ng Panginoon rito sa Dalyaw, isang church lang ang nakikita niya rito. Yung mga anak niya lang. Kaya tigilan natin yung paghihiwa-hiwalay. Sa Tainan, may JIL Church dyan, may Amazing Grace, may Potter's House dyan. May Doropate dyan, at kung ano pang mga church dyan. Pero pag tinignan ng Panginoon ng Tainan, isang church lang ang nakikita niya. Hindi pulo-pulo, hindi yung, kumusta kaya ito? Ito lang ang mahalaga sa akin May mga Christian na ganun ang feeling nila na yung church lang nila mahalaga sa Panginoon Hindi, lahat tayo. Patas ang tingin ng Panginoon sa atin. But this connotes na isang house church na naman ito. 12. Ikumusta nyo rin ako kina Tryphena at Tryphosa na masisipag na manggagawa ng Panginoon. Ito na naman. Si Tryphena at Tryphosa, mga masisipag na manggagawa ng Panginoon. How do you imagine their work? Nagha-house to house ito. Kasama lagi ito sa pagtitipon sa mga bahay-bahay.
Baka pagkatapos dumalo dun sa house church nila Priscilla at Aquila, dadalo naman ito dun sa house church dun kila ano? Kanino yun? Kanino, sino yung may pamilya? Sa pamilya nila, ano? Narcissus. Sino pa may pamilya dyan? Aristobulus. Paano masasabi na masipag na mga manggagawa ito? Palagi nag-i-encourage ito, nagdadalaw ito. Hindi natin kilala yung mga yan. Pero one thing na nakita ko rito, mga kapatid, malapit na tayo matapos eh, kilala sila lahat ng Panginoon. Alam nyo ba kilala kayo ng Panginoon? Alam ng Panginoon kung ano ginagawa ninyo. At kung ano yung hindi nyo ginagawa. Alam ng Panginoon ang lahat ng yan. Tuloy pa tayo, magbasa pa tayo. Verse 12, ulitin natin. Ikumusta nyo rin ako kina Tryphena at Tryphosa na masisipag na manggagawa ng Panginoon. Kumusta rin sa minamahal kong kaibigan na si Persis. Malaki ang naitulong niya sa gawain ng Panginoon. Hindi na nabanggit kung papaano. Pero papaano kaya? Financially? O sa pag-aalaga? O sa pangangaral? Listen, hindi pa nakakarating si Apostol Pablo sa Roma. Kaya maraming mga tao roon, hindi siya kilala, hindi siya nakikita. At sino nagkikita-kita roon? Yung mga mananampalataya na naroon, itong mga nababanggit na ito. At yung iba pa na mga hindi nababanggit, yung kasama sa pamilya ni ganito, kasama si pamilya na ganyan, hindi nila kilala yung mukha ni Apostol Pablo. Pero naglilingkod sila, mga masisikap ito, gumagawa ito, hindi napapansin yan. Bihira silang mabanggit at ito lang, sa Timoteo, meron uling mga pangalan na babanggitin doon. Sa ikalawang Timoteo. Wala sa bulletin board yung mga pangalan nito. Hindi nakakapag-post ng picture ito pagka naglilinis doon sa house church nila. Hindi nakakapag-picture, hindi nakakapag-live ng water baptism itong mga ito. Pero alam ng Panginoon yung kanilang ginagawa. Tuloy pa tayo magbasa. 13. Kumusta rin kay Rufus na isang mahusay na lingkod ng Panginoon. Kumusta rin sa kanyang ina na para ko na ring ina. Alam nyo, napapaisip talaga ako eh, kasi hindi pa nakakapunta si Apostol Pablo ron eh. So they might have had an association in other places, kagaya nila Priscilla at Aquila. Nagkita sila ni Apostol Pablo sa saan? Sa Corinto. Yung ibang mga nakasama rito ni Apostol Pablo sa bilangguan, si Adronicus sa verse 7 at si Hunyas, nakasama niya raw sa bilangguan niya na nauna pang naging mananampalataya sa kanya at kilala ng mga apostol. So these people, no, marahil ay nag-umpisa sa Jerusalem yung iba ay na-meet ni Apostol Pablo sa mga pagmimisyon niya, yung iba naman ay naikwento sa kanya, naibalita sa kanya. Pero tignan ninyo na, again, meron na namang isa rito. Kumusta rin kay Rufus? Sabihin nyo nga, Rufus, na isang mahusay na lingkod ng Panginoon. What would it take para ikaw ay maging mahusay na lingkod ng Panginoon? Nung panahon nila, walang aklat nun. Walang seminar. Pagka sinabing mahusay, naaalagaan mo, na ipapaliwanag mo ng maigi yung salita ng Diyos. Sa Gawa chapter 18, di ba may binanggit tayo? Verse 24, Gawa chapter 18 verse 24. Alasais na. Dito na tayo kay Rufus magtapos. Gawa chapter 18 verse 24. Tingnan ninyo. Samantala dumating sa Efeso ang isang Hudyong taga Alexandria, ang kanyang pangalan ay Apollos. Mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Mahusay magsalita ito, si Apollos. 26. Hindi siya natatakot magsalita sa sambahayan ng mga Hudyo nang marinig ni Priscilla at Aquila, etc., etc. Yung kahusayan noon, una, maipapakita sa pananalita, sa pagpapaliwanag ng katuruan ng Panginoong Jesus, sa pagkukumbinse, no, sa tulong ng banal na Espiritu, na yung nakukonvince mo yung mga tao na tama ka. Natatalo mo yung mga sumasalungat sa tamang katuruan. Nakakapag-alaga ka. You have wisdom. Mahusay si Rufus. Magaling ito na manggagawa ng Panginoon.
Hindi masama na i-credit mo yun sa mga tao, mga kapatid. Hindi masama na sabihin mo na magaling na manggagawa yan. Huwag mo lang sabi, oo nga eh, lagyan nyo naman ako ng t-shirt. Ako'y isang magaling na manggagawa. Tapos nakalagay sa likod, glory to me. Hindi, give honor to whom honor is due. No? Banggitin mo kung ano yung tama. Kayabangan po ba ito, pastor? Pinagmamayabang ba? Hindi. Pagka totoo, hindi kayabangan. Now, kayabangan, pagka ginamit mo yung totoo para manliit ng iba. Kayabangan, pagka ginamit mo yung totoo para ibaba yung iba. Now, kayabangan rin, pagka yung totoo, binabawasan mo o sinosobrahan mo. Pero yung magsabi ka ng ganito, na si Rufus ay, ano raw? Mahusay na lingkod ng Panginoon. Kumusta rin sa kanyang ina na para ko na ring ina. So yung magulang ni Rufus, marahil ay nakasama siguro, nanunuluyan si Apostol Pablo roon pagka minsan at inaalagaan siyang maigi, bahagi iyon ng paglilingkod sa Panginoon. Dito na muna tayo matapos, ituloy natin bukas yung mga tao na kapwa manggagawa. At mga kapatid, pagdating sa langit, huwag niyo isipin na palaging ibinabandera doon yung mga pangalan nila Apostol Pablo. Itong mga pangalan na ito na mga nabanggit ngayon na hindi natin kakilala, hindi nga natin mabigkas yung pangalan nila. Kilala sila ng Panginoon. Kayo, kilala kayo ng Panginoon. Huwag niyong isipin na, palagi naman yung pastor ko ang bida eh. Palagi naman yung missionary ang bida. No, kilala tayo ng Panginoon. Alam niya ang lahat ng gawa. Hindi nalilingid sa paningin ng Panginoon. Makalimutan man ng iba, hindi ka man mabanggit, hindi ma-i-announce, kilala ka ng Panginoon. Amen? Manaming Diyos, salamat po sa inyo sa magang ito. We appreciate you. Lord, nagpapasalamat kami sa inyo. At kasama ng pasasalamat na ito, hinihiling ko po bawat isa sa amin magkaroon ng dynamic consciousness o kaya yung palagi silang aware na nakikita nyo sila. Nakilala nyo. Sabi ng Panginoong Jesus, yung bilang na aming buhok, alam ninyo. Walang nalalaglag na maya na namamatay na hindi nyo nakikita. Lalo na kami. You are a constant witness to our lives, O Lord. Hindi man namin kayo maramdaman minsan, parang tahimik man kayo, parang wala kayo sinasabi. Pero alam namin ang totoo, lagi kayo nakamasid. And we can depend on you, pwede kaming umasa sa inyo. Palakasin nyo nga po ang inyong mga anak ngayon. At pagkatapos ng prayer na ito, maalala namin agad, okay, nakikita ng Panginoon ngayon lahat ng gagawin ko. Salamat po sa inyo, Ama. Kaya't kung meron mang kaming gagawing kabutihan, and by your grace, anumang righteous act, anumang tama, O Diyos, we offer it unto you as an offering to you. Sa inyo kami kikilos, kaya kami magtatrabaho na maigi para sa inyo. Kaya kami mananalangin para umugnay sa inyo. Everything we do it for you, O Lord. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo. Palain kayo ng Panginoon. Palain ng Panginoon si Wewe yan sa Dubai at yung mga kapatiran po natin dyan na naghahanda na ng mga pagtitipon bukas sa Abu Dhabi, sa Qatar, sa Dubai. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you tomorrow po.